Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ikatlong linggo ng Advento ay linggo ng Gaudete, o linggo ng pagsasaya at pagbubuti. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyahan tayo magsaya. Sapagkat nababanalag na ang pagsilang ng dakilang manunubos na magliligtas sa ating mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Upang tayo maging marapat sa pagdiriw ng banal na pagkahay na nagdudulot ng kapatawaran ng may kapatid. Panginoong Jesus, Ikaw ang inirang ng Ama upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha at nagdadalamati. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang tagapagligtas na naghayag ng sa panahon ng pagdiriwang. Isang panahon umaabaw sa pagpapala mula sa Panginoon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ay kapiling namin sa katauhan ng pinakaba naming kapatid. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mga pangyarihan, tunayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagkakasalaman sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ang kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugon niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iligtas ng Panginoon niya ang mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaking dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisipon, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hiniram. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buong Diyos malulugod ang inirang niyang lungsod. Sa buong Diyos malulugod ang inirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagala ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang alipin. Sapagkat nilingap niya ang at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad na
ng salit lahi. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng may kapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, hinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salin, salin lahi, sa thank you.
ay nakaasay na ba? Sinong pwedeng magdasal? Pinakamamahal, Inaama, pinadala mo ang iyong anak upang iligtas ang lahat ng tao. Ikaw ay tunay na dakila, tulungan mo kami makapagpapatawad sa lahat ng mga nakakasakit sa amin at maging mas maunawain sa mga taong mahirap pakisamahan. Sa ganitong paraan, ay handa namin ang aming mga puso upang matanggap ang aming Panginoon at tagapagligtas. Inihilig namin ito sa iyo, pangalan ng iyong anak na si Jesus. Hindi ako ang Mesiyas.
So maging bahagi o na maging modelo natin, si Juan Bautista, na sabi nga natin ay isang dakilang sidekick. Tayo ay mga sidekick. Hindi tayo ang main event. Si Jesus ang main event. Hindi tayo yung star of the night. Tayo ay mga supporting stars naman. Pero yun, sidekick. At maliwanag mo na kung saan ipinahayag ng Murmi Kapal sa paghahari ng Diyos na makita mo natin sa ating paglilingkod, ano man yung ginagampanan natin sa mundong ginagalawan natin, maging dumanay sa larangan ng lipunan, maging sa larangan ng pribadong sektor, maaaring ano man ang kinakaiwan natin, maaaring ikaw ay presidente ng isang malaking kumpanya, o maaaring ikaw ay security guard, o maaaring isang utility person, o isang empleyado. Ang malagay yung nakita natin alin, ano man ang ginagampanan natin sa daigdig nito ay nawa makita natin ang ginagawa natin ay isang gawain na kaaya-aya sa Diyos. Isang tumutugon sa pag-ahari ng Diyos. Ito ay